simbolo ng kanilang pag-iisang tip-tip. Hindi ko na po iisa-isahin yung mga tawag dyan at baka magkamali pa tayo, no? Ang importante is, yung mga bagay na yan ang magiging simbolo ng kanilang pagsasama. Ayan na po ang kanilang mga isusuot na ng ating groom. In that moment kasi nagpipictorial din sila, kaya ayan po, nakisali tayong mag video sa kanila. Actually guys, first time kong ma-meet in person ang ating groom, and feel ko naman na mahal at aalagaan niya ang aking kapatid. Ayan, almost ready na nga ang ating groom. Ayan, pangiti-ngiti lamang yan, hindi halatang kinakabahan. O, diba? At ito na nga guys, kung nakikita nyo po, ayan, inaayusan na rin ng ating bride ng isa sa mga hairstylist na kanilang kinausap para mag-ayos sa kanya, maging sa kanyang mga abay. Nakasmile lang ating bride pero mukhang seryoso yan. Siguro dahil sa pressure na rin, dahil sa pag-aayos ng mga details, requirements, and preparation para sa kanilang kasal. Hindi naman talaga madali ang preparation ng isang kasal. Talagang marami kayong pagdadaanan yan. Maraming mga requirements at kung ano-ano pang details na kailangang asikasuhin. Ayan, talagang matrabaho ang pagpapakasal bukod sa budget. But of course, sa tulong at gabay ng kanilang mga magulang, kamag-anak at kakilala, naging maayos naman ang lahat. It's a worth waiting love, ika nga. Diba? Kapag inilaan sa'yo ni God, ibibigay niya in a right and perfect time. Maraming salamat nga pala sa nag-makeup sa kapatid ko. Talagang nasatisfy siya sa iyong pag-makeup sa kanya. Kaya naman ang ating groom ay... Wow! O diba, ang ganda ng bride. Talagang lumitaw ang kanyang ganda. Kaya naman sa mga gustong magpa-makeup dyan, ayan, i-book nyo na po siya. Nag-promote. Anyway, ayan, napaka-ganda naman kasi ng pagkaka-makeup sa aking kapatid. Talagang hindi lamang yung bride yung nasatisfy, pati na rin kami. Ayan, thank you so much po sa inyong team, pati yung mga kasama niyang hairstyle. Ayan, thank you so much sa inyo. At ito pa nga guys, ang ibang kaganapan sa mismong araw ng kasal. Ayan ang mga makeup artist at hairstylist, ang mga abay, ang aking kapatid na bunso, na inggit daw siya. Andyan din ang aking pang-apat na kapatid, ang bridesmaid. Ayan, mukhang siya na ang susunod na ikakasal. Ayan. Andyan din ang aking tita. Ayan, kaway sa camera, ang aking jowa at minsan. At hindi rin naman nagpanguli sa makeup ang aking lola. Ayan. Actually guys, 3 AM pa lang gising na yung mga abay at nakakain na rin sila kasi kailangan maaga kasi marami silang may makeup na at aayusan. Ayan ang ating bridesmaid. Ayan, inaayusan na ng kanyang buhok at nakapila na rin ang ibang abay para maayusan sila. And say hello naman sa ating cute na little bride, ang aking pamangkin of course. Ang ingay ng aking kapatid na bunso. And syempre, i-flex ko rin ang aking pangalawang kapatid na talagang busy-busy sa pagtulong sa mga abay na ayusin ang kanilang mga dress. Mga naka-infinity sila kaya kailangan talagang
ayusin and ma-style, pati na rin sa mga abay na lalaki, talagang tulong ang aking kapatid. Ayan, nakaayos na ang ating little bride, ang aking mama, o ang cute babe na babe siya. Gustong-gusto niya kasing maayusan siya. Siya daw kasi yung ikakasal. At ayan niya po ang tatay ng groom. Again, thank you so much po sa inyong lahat. Hindi po kayo naubusan ng energy sa pag-assist at pag-aasikaso sa kasalang ito. Thank you so much. I-upload ko po ito sa ano, sa YouTube. Ismail po. Sasabihin ko po kay Jessica para mapanood niyo po sa YouTube. Ang pa Ismail na mawawalan yung groom natin diyan. Mamaya muna silip-silipin yung pride mo. Araw pa yan, lalo na may gabi. Silip talaga dyan. Silip pa na pag-umating. Mamaya ang gabi na silipin masyado. Bisita mo ba? Ano pag-umating? Halin? Mamaya pa yun, tangali. Anong oras? Siyempre, iasas mo yung bisita ko. Ang tayo? Ay, lahilaki na naman ako dito. Alam na ako naging tindi sa pinya. Ikaw ang nakaano doon, nakatuka ka. Ikaw ang pang ano ko doon eh. Pambato? Oo. Alam mo na yun. Tuwan-tuwa nga sila sa'yo eh. Mama mo, ikaw na lang sa mama mo dali. O sige. Ay, hindi ko ang ganda ng pangalan pa rin ko pa. Ang ganda-ganda mo ay parang hindi ko kita kumari. Dali na, mag-picture na kayo dyan.